Kumusta mga Cubs? Kaliwat kanan nga ang mga bagong balita na involve ulit ang sports director ng SMC at team manager ng Ginebra na si Boss Al Francis Chua. Ano nga kaya itong mga bagong project niya at tiyak magiging busy na naman nga siya? Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cubs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna kina OMG Sports, Admon De Guzman, Renato Rosario, Kindus Lucanias, Renz Bilasa 979 Vlog from San Juan City, Sendato Balabadan, Katz Aquino Ducusin, Lito M, JJ Sibum, Fred Alejo from Malolos, Bulacan at kay Ronald Berbosidad. Maraming salamat mga Cubs sa inyong suporta. Huwag na nga nating patagalin pa. Parang hindi man nga ngayon si Boss Al Francis Chua dahil halos laman nga siya ngayon ng mga balita sa mundo ng front office management. Kamakailan nga ay una nang napabalitang nagkaroon ng closed door meeting ang dalawa sa higanteng corporation sa bansa na palaging magkaribal pagdating sa basketball. Ito nga ay dinaluhan ng mga big boss ng SMC at MVP group at kasama nga si Boss Al Francis sa private meeting na ito. Ayon nga sa website ng SBP, napag-usapan nga daw sa nasabing closed door meeting ang ilan sa mga issue tungkol sa business at pati na rin sa sports. Pero as a basketball fan nga, mabubuhayin ka nga sa headline na ito kung saan nagsanib-pwersa nga ang magkaribal na ito para nga daw magbuo ng best Gilas team para sa darating na FIBA World Cup sa 2023 na isa na nga tayo sa mga host. Ngunit bukod nga dito sa pagbuo sa Gilas, sinabi nga ni Snow Baduan na baka nga daw mag-resign na si MVP as SBP chairman at ongoing na nga daw ang transition ng SBP leadership to SMC group naman. Big news nga ito pag nagkataon at another big responsibilities din para kay Boss Al Francis as the SMC Sports Director managing the national team na pag nagkataon. Pero hindi nga lang ito ang mainit na balita na involved nga siya. Recently nga lang din ay napabalitang SMC Group din ang magte-take over sa UST Growling Tiger sa UAAP. Another managing project role nga ito kay Boss Al Francis na nag-graduate nga sa UST. Matatanda ang SMC Group din ang nagmamanage sa Letran na nag-back-to-back champion sa NCAA at makikita nga siyang todo suporta sa Letran kung saan siya nag-high school. Parang totoo nga na ang Midas Touch ay na kay Boss Al Francis dahil kung ano nga ang hawakan niya ay nagiging ginto. Ginebra nag-champion, Letran nag-champion at kung ang UST na nga ang next focus niya, dito nga ito masusubukan pag nagkataon dahil nandyan pa din ang Ateneo na palaging contender at expected ngang manalo taon-taon sa pamumuno ni Coach Tab. Speaking of coach, kakailanganin ni Boss Al ng bagong coach sa UST since ang current coach na si Genino Manansala ay inassign na nga daw sa UST Juniors team na Tiger Cubs. Si Manansala nga ang sumalo sa na-vacate na pwesto as head coach nang umalis na si Alden Ayo sa UST noong 2020. Ayon nga sa post ng Tiebreaker Times, si Renzi Bahar daw ang tinitignan na next coach ngunit iba naman ang sabi ni Snow Badua. Dito nga sa tweet niya na ito, as is stated, Boss Al Francis Chua will now manage the basketball operations of his alma mater, the UST Growling Tigers. At instead nga na si Renzi Bahar, si L.A. Tenorio nga daw ang hinugroom para maging next coach ng UST. Both Renzi Bahar and L.A. Tenorio are part nga ng coaching staff ng Letran, so hindi nga malayo na kahit alin ay maging next na head coach. As sa kabarangay, si L.A. ay mukhang patungo na nga sa route ng karir na ito. Kahit recently nga ay pinarangalan siya ng kanyang pang 700 consecutive games, I think in maybe 2 to 3 years ay maglalaylo na rin siya at tingin ko magiging super effective na head coach nga siya since daladala niya nga ang learnings ni Coach Tim and at the same time yung basketball IQ niya as a player. Hanggang dito na lang muna mga Cubs, maraming salamat sa panonood.
Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay.